Hello, hello, and hello. Welcome back to my channel. This is Chef Iron, ang iyong chaperon sa kusina, kapadyak sa kalsada, and very, very soon to be your kapitbahay dito sa Camellia Home, Santa Maria, Bulacan. So dahil very special day ang araw na to kasi it's turning over ng aming bahay ngayon. So ita-turn over na ni Camellia Homes ang bahay na napili namin dito sa Santa Maria, Bulacan. Kaya naman for today's vlog, bibigyan ko kayo ng mga tips kung ano yung mga dapat nyong gawin kapag ka magta-turn over na ng bahay or inspection ng bahay ninyo dito sa Camellia Homes. And at the same time, sa two part ng ating vlog, yung second part natin is ano ba yung mga dapat nyong i-accomplish or yung mga list na kailangan nyong bayaran kapag ka move-in briefing na ang gagawin po sa inyo. So ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo po kami at sa pag-i-inspect ng aming bahay. Bago muna natin puntahan ang aking bahay for inspection, bibigyan ko muna kayo ng mga checklist kung ano yung mga dapat nyong gawin kapag i-turn over na ang inyong bahay ng engineer in charge at ng homeowners association in charge sa inyo. So I have here my checklist. Ayan, I have my 3-page checklist na isa-share ko din sa inyo. Actually, sa mga previous na mga vlogs na napapanood ko din sa YouTube, nagkaroon din ako ng mga idea and then pinagsama-sama ko silang lahat and then i-apply natin yan later on the actual turnover and inspection ng aking bahay. So first, ang gagawin natin is yun munang mga kailangan natin na factors or yung mga checklist na kailangan natin alamin or ilista kapag mag-i-inspect na tayo ng bahay. Number one is yung tinatawag natin na aesthetic. Pag sinabi natin aesthetic, ito yung something na nakakapagpaganda ng bahay natin. Kumbaga sa mga kababaihan, maganda na sila kapag bare skin sila. Pero kapag nagkaroon sila ng makeup, mas nagiging maganda sila. Pagdating naman sa bahay natin, ito yung tinatawag na pintura or yung mga paint na ginamit ng Camellia Home sa bahay natin. So, syempre, for inspection, number one, kailangan natin i-check kung talagang pantay ba yung mga pintura na meron sa bahay natin. Kailangan sa mga flooring, like sa mga tiles, walang mga drips ng mga excess na mga pintura. Pagdating naman sa mga windows, doors, o kaya sa mga doorknobs and handles, kung may cabinet man kayo, kailangan as much as possible, wala rin din po siyang mga excess or yung mga sobra-sobra or lampas na mga pintura. So, syempre, yung mga factors na ito kasi is kailangan natin na ma-check and monitor kasi in a long run, hindi naman po pwedeng lagi na, sige, okay na yan. Kasi kapag nagtagal, ibabalik din yan. So, kumbaga parang babalik din yan sa inyo kasi kayo rin po yung magpapaayos niyan, 'di ba? So syempre habang meron pang warranty yung bahay po ninyo, as much as possible, erase niyo na ito yung concern na to sa engineer in charge o kaya mag-list down kayo kasi for sure naman may mga listahan din na pipirmahan kayo to double check kung ano yung mga nakita niyo ng mga findings na kailangan i-improve pagdating sa loob ng bahay or rather even sa labas ng bahay po ninyo. Okay? Next is ayan, meron pa dito. Kailangan yung lahat ng mga lines, lahat ng mga linya pagdating sa mga walls. Okay? Kailangan kapag tinignan nyo po sila as much as possible, walang mga waves, walang mga kurba-kurba. Okay? Meron akong napanood na vlog. Ang ginawa niya is, tinapatan niya ng flashlight kasi through that light, makikita mo daw kung merong mga curbs yung mga pader or walls ng bahay po ninyo. Pero this one kasi is a major repair na kung pwede naman i-consider, pwede na rin naman kasi like, it will take you another months ulit pagka pinaayos, mas magiging matagal. So, tatagal din yung process, matatagalan din kayo sa paglipat. Okay? It's up to you kung medyo minimal lang din naman yung pag-curves, okay, hindi masyadong pantay na ng mga pader, pwede na rin naman na siguro yun. Pero, nasa sa inyo yun. Again, pwede nyo rin naman erase yung concern po ninyo. Okay? Next, let's say, ang walls ninyo is kulay white and then merong isang poste is kulay beige. So as much as possible, walang dapat na lumalampas na kulay beige dun sa white or wala dapat na lumalampas na white dun sa color na beige ng mga walls o kaya ceilings or even sa flooring ng bahay po ninyo. Okay? So kailangan wala po nun. Next is, nasa na ba tayo?
Ayun, pansinin nyo rin po yung mga gilid ng mga outlet at saka yung mga switches. Kapag kami mga butas, let's say, pupwede naman pong tapalan, patapalan yun na rin po agad. Okay? Kasi kaugalian naman natin ng mga Pinoy kapag medyo maliliit. Sige na, pwede na rin naman yan. Pero what if, pamahayan yan ng mga insect na hindi natin alam. Okay? So, yun pa yung magti-trigger para magkaroon ng mga, let's say, naputol na mga wires. So, magkakost din kasi yan ng sunog later on. Kaya dapat, as much as possible, malinis din po yung mga butas na mga switches at saka yung sa mga saksakan po ng bahay po ninyo. Okay? Next, I have here, of course, number, pinaka-importante na pag tine-check natin yung beautification ng bahay natin o yung ganda ng bahay natin, kailangan pagdating sa flooring, pagdating sa walls, even sa ceiling, especially doon sa mga corners, wala po dapat siyang cracks. Okay? Ang crack daw po kasi, nangyayari yan, ang sabi ng contractor at saka yung foreman na kakilala ko. Nangyayari po kasi sometimes ang crack kasi kapag ka ang bahay, hindi po natirhan ng matagal, umiinit po kasi sa loob ng bahay. So that's why natutuyo po yung mga, say, masyado pong natutuyo yung mga pintura. That's why nag-start po sila na mag-crack. Okay? So syempre, kapag walang gamit, tapos kumbaga parang yung init kasi walang pinagbabouncean o kaya wala silang, walang nakaka- absorb ng init ng loob ng bahay, kundi yung mga walls at saka ceiling lang and even flooring. So that's why nagkakaroon ng start ng mga cracks. Pero kapag ka meron na rin naman yan, nagamit sa loob ng bahay, of course, kung wala naman din, okay yun, swerte po kayo. Pero kapag nag-start na, kailangan nyo rin po siyang erase, erase ang concern po ninyo sa mga engineer in charge, okay? Next is tiles, okay? Ito pinaka-importante din. Pagdating sa flooring, pagdating sa mga tiles, papunta ng CR, okay? Ito yung kailangan nyong gawin. Kumuha po kayo ng barya or ng coin, and then tuktukin nyo po isa-isa yung tiles na meron po kayo. Dito nyo po madedetermine kasi kapag ka ang tiles is hollow, o kaya walang laman, kasi in a long run, baka pasukan din po siya ng mga insect, o kaya pasukan po siya ng tubig. So, matatanggal po siya agad. Siyempre, kapag ka natapos na po yung warranty po ng bahay po ninyo, kayo na po yung magpapa-repair nito. So, that's why, better yet, upon inspection, tuktukin nyo na po siya. Or kung ayaw nyong yumuko, kumuha po kayo ng mahabang stick. And then, tuktukin nyo po siya isa-isa. Pag may narinig po kayong hollow, for sure, i-list down nyo na po siya. Okay? Ang ginagawa ko kanina, makikita nyo dun sa actual inspection ng bahay ko. That's why, gagawin ko yan mamaya. Alright, next. I have here, of course, electricity. Ito yan. Ang electricity kasi natin, upon turnover, once na inaccept mo na yung bahay mo, wala pa talaga siyang connection ng kuryente. Sometimes, katulad sa Santa Maria, wala pa rin kaming linya ng tubig. That's why, kakabitan kami ng temporarily ng connection ng tubig at saka ng kuryente para ma-determine natin kung maayos ba yung mga lines, let's say mga bulb, outlet, yung mga socket, or yung mga saksakan, kung nagpa-function ba siya ng mabuti. Yung sa gripo, dinadouble check din natin yan. Yung flush ng toilet, dinadouble check din natin yan. And since wala pa rin naman tayong, sa Santa Maria, wala pa kaming connection ng tubig at saka ng kuryente, engineer in charge, sinabi niya sa akin na, it will take you 2 months to 3 months bago po kayo magkaroon ng connection ng kuryente. Okay? Siguro pwede rin naman mapabilis yung process kapag halos lahat na meron ng bahay is meron na. Pero kanina, upon turnover, sinabihan ko na rin sila na kung po pwede is makabitan na rin kami ng Meralco para upon alteration ng bahay ko, meron na rin kaming kuryente. So, syempre, ipaprocess pa rin yun. And then kapag nagkaroon na ng kuryente at saka ng linya ng tubig, pwede na mag-start ng alteration ng bahay. Okay? So, binibigyan po tayo, let's say, nag-move-in na po tayo, actual move-in, binibigyan po tayo ni Camellia Homes ng isang buwan para mat-check po natin ang lahat ng linya po ng kuryente, kung gumagana po ba siya. Kung hindi po, syempre, first day naman ng paglipat ng bahay, kundi dapat kailangan malaman na natin yan kung nagpa-function ba lahat ng mga light bulbs, okay, mga saksakan. Syempre, kung hindi, i-raise natin yung agad yung concern natin. Pagdating naman sa tubig, once na makabitan na kayo ng linya ng tubig, yung pinaka-actual na sa Camellia Homes kasi is prime water. So, kailangan ma-double check din natin kung maayos na tumutuloy yung tubig sa mga gripo na pinalagay natin
O kaya, nagpa-flush ba ng mabuti yung toilet? Or nagpa-flush din ba yung mga tubig kapag nagbubuhos na kayo sa CR or sa lababo or whatsoever? Okay, so na-double check natin yan para ma-erase din natin yung concern na yan. Alright? And then, ayun, flumming, importante yan, okay? Pagdating sa tubig. Isa pa rin factor or isa pang kailangan natin i-determine or i-check, okay, is the roofing. Binibigyan tayo ng isang taon. Sa buong taon na yon, binibigyan tayo ni Camellia ng warranty na kapag, let's say, merong tulo or nagdi-drips yung mga tubig ulan, especially, i-double check natin yan, ha, dun sa wall ng bahay natin, sa kisame ng bahay natin, okay? So, binibigyan tayo ng isang taon ni Camellia na kailangan ma-double check din natin yan. Kapag may na-observe tayo na bakit yung wall natin is parang merong tubig na dumadaloy kapag umuulan o kaya nagmo-moist siya, merong jus, kailangan i-report na rin natin yan agad-agad, okay? So, minsan may experience natin yan, swertihan, hindi rin natin may experience, di ba? So, kailangan at least aware tayo kung ano yung mga dapat natin gawin. Next, I have doors and windows. Okay, upon inspection, kailangan yung i-double check kung nagpa-function ba yung mga lock ng doors at saka ng mga window. Syempre, for your security din, kung hindi naman kayo magpapa-alter ng bahay or lilipat na kayo agad, kailangan ma-double check nyo agad na yung mga doorknobs, yung mga locks is functioning. Tapos, kailangan yung pintuan nyo pag sinarado at saka binuksan. Very smooth lang po siya sa pagbukas at pagsara. Kapag ka hindi, check na yun agad. Alright? So, ang ginawa ko kanina on my actual inspection, nagdala ako ng sticky note. Okay? Nilagyan ko ng isa-isa yung mga nakikita kong defects dun sa loob ng bahay ko. Loob at labas ng bahay para aware din yung engineer in charge natin na pagbalik ko and then in-inspect, kasi binigyan niya ako ng 2 weeks and then babalikan daw namin siya. Kapag ka, within that 2 weeks, aayusin nila yung bahay. And then after 2 weeks, babalikan natin siya to check again kung ano yung mga improvement dun sa mga nakita ko initially upon inspecting our house. So, ganun yung gagawin po ninyo. Pwede kayo magdala ng petal pen at saka ng sticky note. And then, lagyan nyo lang ng mark. Hindi syempre lalagyan ng mark dun sa pinaka-actual na wall, ceiling, o saka yung mga flooring. That's why sticky note ang gagamitin po ninyo. Huwag din masking tape kasi pagka tinanggal nyo yan sa pader, baka sumama pa yung pintura. So, sayang lang din, okay? Magpipinturahan na naman po ulit yung bahay po ninyo. Tatagalan naman din yung process. Alright. So, after that, pagka na-inspect nyo na yung bahay ninyo, and then, kailangan i-list down nyo din, ha? Hindi lang yung naglagay kayo ng sticky note. I-list down nyo din yung mga kailangan po ninyong ipagawa or ipa-double check para sa susunod na pagpunta po ninyo, meron po kayong again na checklist. Pwede po kayo magpapirma sa engineer in charge para pagbalik nyo, maayos na po yung bahay po ninyo. So guys, eto, panoorin nyo. This is the actual inspection ng aking bahay. Okay. Yung po sa inyong bahay, yung other member na rin sa akin. Thank you.
Mike? Alam mo lang. Ah. Alright, so for now, yung tiles, may mga marks na yun akong nilagay. Kaya may mga concern. Tapos, itong naman ito. Protection na itong hindi mo. So, naririnig mo naman yung difference between? Meron kang ano? Meron kang... Which one? Kasi, habang tumatagal, kapag ka... Alright. Saan ang basa? Sige. So, ito. Yeah. Pagdating sa pintura, syempre, as much as possible, wala ito. Okay? Linis na lang naman eh. Para at least clear lang din naman tayo. Very minimal na lang din naman yung mga concern. Pero pagdating dun sa mga tiles, yun sana yung mabigyan natin ng, ano, ng attention. Okay? Yung vinyl pala nito, pro-provide pa rin sa amin. Ako. Kailan yung mabigyan ka? Very soon pa naman, kasi papabakbak ko pa naman din to eh. Kasi extend sa gilid, extend dito sa likuran. So yun. Yung po yung approve nyo hanggang second floor sa gilid? Hindi, dito sa likuran. Tapos yung sa gilid? Sa gilid, sa baba lang siya, tapos carport. Meron po? Oo. Baka tayo mo ba? Hindi po, and yun po pala kayo? Oo. Oo. Pintura na sobra. Okay? Eh? Ano yan, kuya? Which one? Ito yung pintura na ito. Okay lang ba ito? Hindi rin po. Lagyan na. Asa na si Kuya Nelson? Kuya!
So lalagyan natin siya ng marks para at least aware tayo kung saan nakalagay yung mga kailangan natin i-double check after na maayos ulit nila yan. Okay? So yun lang naman. Regarding dun sa concern ng kuryente, kapag ka nagkakuryente na, meron daw may itatap tayo na kuryente. Tap na kuryente saka tap na tubig para sa alteration po pwede. Babayaran ko na lang din yun po yan. Babayaran mo na po. Oo. Dati libre lang kaya yun. Seryoso ha? Nakausap ko na yung iba dito. Anyways. Niligyan ko ng mga marks. Let's say katulad dito. Hindi pantay yung gripo niya. Yung shower head niya. Hindi rin pantay yung pagkakakabit. Tapos, etong water na connection para dito sa... Hindi siya nakabit. Kasi... Malaki masyado yun nandito sa ilalim. I don't know kung ano to. Tapos, pagdating sa mga tiles, hollow kasi siya. Kaya, nalagyan ko ng mark. Pagdating dito sa pintuan, ayan, may crack din siya. Okay? So, yan yung mga concerns natin. Pagdating sa, say, lock, ayan, pintura pa din yan. I-ano na lang to siguro ng konti para smooth lang yung ano niya, pagkakasarado niya. Okay? And then you'll just make sure na yung doorknob is maayos. Pwede bang sukatin kung hanggang saan kami pwedeng mag-extend? Yan, sir. Nasaan yung marker natin dito? Lalagyan na lang po namin ng mod. Kung mag-start na po kayo. Oh, sige. Yan mismo. Okay. May muhon niya. Yan. Kami na lang maglalagay ng muhon. Okay. So far, yun lang. Ito, yung gripo nito. Wala yata talaga. Ay, meron po. Meron yan. Hindi lang po namin ginakabit kasi nananakaw po. Oo nga, sa bagay. Sige. Pagkaano na lang, kukuhanin na lang namin yung gripo. Pati po yung mga P-trap doon. Yes. Nananakaw po. Wala rin. Oh, sige. Sino ba yung mga... Oo, dapat. Yung mga gamit yung talabas. Oo. Kasi, hindi ko hindi mo na yung mga materyales kung pa po. Correct. Ito din, ano, Andrew? Yung anak ko, sir. Yung na mag-stay feeling. Sige. Basta, ano lang po yan, ha? Sige. Kasi nagagasgas to eh. Oo, madami nga nagre-reklamo. Double check na lang natin to ha. Although palalagyan ko din to ng additional na lock para dito. Double lock na natin to. Papalitan ko na lang yung doorknob. For the meantime, yun lang naman yung pinaka main na concern natin. Basta we'll just make sure na meron lang ang connection lang sa ano, connection sa kuryente. Etong handrails naman, papapalitan ko din naman yan. Very, very soon. So for now, nag-check tayo with pintura. Nag-check din tayo sa mga hollow na tiles. With regards to water connection, wala pa naman din. I-double check na lang natin siya after ng alteration. Kuryente after alteration. Roofing siguro yung pinakamay na concern natin. Pero soon na lang din kasi wala pa naman din. Oh yeah, 1 year warranty. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Dito naman sa labas, paano mangyayari nito? Kasi mas mataas ang bahay namin, yung lote, pababa na lang siya na ganun. Pero hanggang saan kami? Pwede ba sakupin hanggang doon sa kalsada? Joke lang. Diyan sa tapat ng ano, sa tapat ng pole. Okay. Sige. Sharing ko kasi yung private. Oo. 2.75. So yun, okay? So importante ma-double check lang naman. Yung bintana nasasarado naman, no? Ito hindi ko na tulalagyan ng mark kasi nasa labas baka matanggal din. Sayang lang. Paki-double check yung bintana sa taas ni. So pagdating sa kumpantay ba?
mapapabuntong hininga ka na. Pero sige lang kasi ayusin ko din naman. We'll do it first, personally na lang. So ayun, nakita nyo naman kung paano ko kinausap yung engineer in charge, okay? And then kung paano din ako nakipag-transact sa kanila. May mga minor na mga problema sa loob ng bahay, hindi rin naman naiiwasan yan. That's why kailangan nyo rin i-inspect ang inyong bahay upon turnover. Hindi naman kasi agad pag turnover, perfect na agad yung bahay po ninyo. So that's why binibigyan na po kayo ng chance para mag-inspect, para makita nyo rin yung mga fault, kung ano pa yung kailangan i-improve bago talaga totally i-turn over ang bahay po ninyo. This time, bibigyan ko naman kayo ng idea kung ano ba yung nangyayari on move-in briefing ng engineer in charge at saka ng homeowners association person in charge, okay? Sa briefing na to, pagdating po sa engineer in charge, binibigyan po niya kayo ng list kung ano po yung mga do's and don'ts or yung mga kailangan niyo pong gawin, okay? Kapag ka po magpapa-alter po kayo ng bahay. Dito na rin po pinag-uusapan kung magkano po ang construction bond na babayaran po ninyo sa admin office ng Camellia Homes. Dito rin kasi nade-determine kung anong parte ba ng bahay ang i-improve ninyo. As of March 2021, Camellia Homes nagbibigay po sila ng cost of 20,000 pesos. Okay? Construction bond po yan for extension. Extension kung meron po kayong excess lot sa gilid. Extension meron po kayo sa likuran. And then, kung magpapa-balcony or magpapalagay kayo ng carport, kasama na rin po siya sa 20,000 pesos. So that's why, binibigyan niya tayo ng list kung ano yung mga sukat na kailangan po natin ma-accomplish kapag ka nagpapa-improve tayo or nagpapa-extend po tayo ng bahay. Once na nagkaroon po tayo ng violation, that is automatically, hindi na po natin ma-refund ang total amount na binayad natin. Pero, kapag ka po, sumunod po tayo sa required na binigay po sa atin ni Camellia Homes, binabalik po nila is not the exact amount na binayad natin kasi meron po silang tinatawag na processing fee. So pagdating sa processing fee, may certain amount lang silang binabawas. Okay, babasahin natin yan ha. Ayun. Pagdating sa extension, okay, ang processing fee is 1,000 pesos and then yung amount ng refundable is 19,000 pesos. So that's why a total of 20,000 pesos ang babayaran nyo kung magpapa-extend po kayo ng side, likuran at magpapagawa kayo ng balcony o kaya ng carport. Pag magpapalagay naman po kayo ng fence, okay, or ng bakod or ng gate, ang amount po is a total of 10,000 pesos. Processing fee is 500 and then ang refundable po niya is 9,500. Okay? And then kung magpapagawa po kayo ng, let's say, mga minor construction like yung mga window grills, it will cost you 5,000 pesos which is ang processing fee is 500 pesos and then 4,500 naman po ang refundable po ninyo. Kung susundin niyo po lahat po ng mga requirements ni Camellia Homes, sa pagpapa-alter po ng bahay, marerefund niyo po yung sinabi ko pong amount, yung mga refundables, marerefund po ninyo yan upon approval ng second inspection ni Camellia Homes. Kasi syempre, let's say, nagpa-alter na po kayo ng bahay. After magpa-alter ng bahay, sasabihan niyo po ang engineer in charge at saka ang homeowners association person in charge kung tapos na po yung alteration ng bahay po ninyo para magkaroon po sila ng inspection. And then upon inspection, kung may nakita po silang lapses, let's say may sumobra po yung inyong open area o yung tinatawag natin na setback, so definitely minus points na po yun agad. Automatically, yung binayad po ninyo for extension, hindi nyo na po siya marerefund. Let's say, pagdating naman po sa mga fence, nag-violate po kayo, masyado pong mataas ang fence kasi ang fence po is nasa 1.5 meter lang dapat ang height po niya. Pagdating naman po dun sa gilid, it should be 2 meters lang po dun sa dalawang side. It should be concrete, okay? Ito, binabanggit ko sa mga Alessandra series po yan, ha? And then,
kapag sumobra po yung backhaul po ninyo, automatic yung inyo pong 10,000 pesos is hindi na po mare-refund. Pagdating naman po sa mga window grills, let's say, naglagay po kayo ng sobra-sobra na window grills doon sa allotted lang para sa window, that's automatically hindi na rin po siya refundable. Ano-ano ba yung mga kailangan po na requirements ng Camellia Home kapag nagpapa-extend po tayo ng bahay? Usually, sa move-in briefing, under engineer in charge, binibigyan po nila kayo ng list. Yan, ito yan. Binibigyan po kayo ng list ng tawag dito, ng engineer in charge, which is yung tinatawag natin deed of restriction. Nabubulol-bulol pa ako, sorry. Okay, medyo makapal kasi siya. I-review nyo ito, okay? Para malaman po ninyo kung ano yung mga do's and don'ts sa pagpapa-alter po ng bahay. Pero to give you a very short lang po na tawag dito, na description, kailangan, number one, is sumunod po kayo dun sa size measurement po ng inyong alteration. Usually, ano po sila, medyo strict po sila pagdating po sa mga open area. It should be 2 by 2 meters lang. It should be 2 by 2 meters. Yung iba po kasi is, of course, kapag ka medyo lumiliit na yung size ng setback, yan, dyan po natin madedetermine na nag-violate po kayo. So, definitely, hindi nyo na po marerefund ang inyong, tawag dito, ang inyong construction bond. Okay? Kapag ka totally closed, yan, lalo na. Kasi kapag totally closed talaga ang open area, papatibag po nila kayo. Ipapatibag po nila yan. Okay? Hindi po kayo ang ipapatibag. Sorry po. Ipapatibag po nila yan. So that's why, as much as possible, kung alam nyo naman po na mag-violate po kayo dun sa mga requirements ng alteration ni Camellia Homes, sabihan nyo na rin po sila upon briefing na ganito po yung plano ko, ganito po yung plano ko. Pero, okay, at least aware din kasi sila na, ma'am, sir, bawal po kasi talaga yan. So there would be a possibility po na ipadebug po natin yung pong gusto po ninyo dahil hindi po talaga yan tama. There are some requirements naman na po pwedeng i-consider, okay? Pero syempre, upon sa pag-uusap niyo pa rin yan ng engineer in charge, pati ng homeowner association person in charge, nasa pag-uusap niyo rin po yan. Ang importante po kasi is, at least magkasundo po kayo. Okay? Dito, sa briefing po ng engineer in charge, binibigyan po nila kayo, katulad po ng binanggit ko kanina, ng list ng mga deeds of restriction, kung ano po yung mga dapat po at hindi po dapat gawin kapag nagpapa-alter. Okay? So, dito rin po kasi nakabase ang plano ng bahay po ninyo for alteration kung magkano po ang babayaran ninyo for construction bond. Okay? So, kapag ka po nakabayad na kayo ng construction bond sa admin ng Camellia Homes, bibigyan po nila kayo ng, of course, ng resibo and then ng authorization at ibabalik nyo naman po yan sa homeowner association person in charge para mabigyan po nila kayo ng permit para dun sa mga materials na papasok sa loob po ng Camellia Homes. Let's say, gagamitin ng mga construction materials. Kung sino po yung mga taong gagawa po ng bahay po ninyo, kailangan po na makapag-provide po sila ng ID, kaya babayaran nyo po yan. Especially kung ang mga contractor and workers po ninyo is hindi pa po nagtatrabaho sa loob ng Camellia Homes, babayaran nyo po per head ng 10 pesos para po sa ID po nila. Pero let's say, nakakilala po kayo ng contractor and foreman sa loob po ng Camellia Homes and existing na po na gumagawa sila sa loob, better that kasi hindi na po sila kailangan kumuha pa ng extra na ID kasi nakakapasok na rin naman po sila sa loob ng Camellia Homes. Okay? Next, kanina, kasi since wala pa naman kaming Meralco at saka linya ng tubig, temporarily, magpo-provide po si Camellia Homes. Pero as of today, March 2021, meron pong additional na 1,000 pesos para po makabitan po kayo ng temporary line of electricity. Pero sa tubig naman po yung temporary, libre lang po yan. Wala po yan additional na bayad. That 1,000 pesos is, ang duration niya is until matapos po yung alteration po ng bahay nyo. Or kung gusto nyo na mag-move in, pwede nyo rin naman po yan gamitin. Pero I don't know, i-double check nyo na lang po yan, which is ako kasi hindi ko rin na-double check kanina. Kung let's say mag-move in na kayo, pwede pa rin ba yung nakatap na kuryente. Pero by then naman siguro after mga 2 or 3 months na nagawa na yung alteration ng bahay nyo, and then by then, may kuryente na rin po or
linya na talaga ng totoong kuryente ang meron po na dumadaloy sa bahay po ninyo. Okay? So that's why magkasabay na naman po yan. So pagdating dyan kay engineer in charge, more or less yun lang naman po yung pag-uusapan po ninyo. Kapag ka nakapagbigay na po kayo ng plano ng bahay po ninyo at na-approve na po yun ng engineer in charge, bibigyan niya po kayo ng permit. And then ibibigay at isasubmit din po niya yan kay admin para pagdating niyo po kay admin, magbabayad naman po kayo ng construction bond and then additional na 1,000 pesos kung kailangan niyo pong magpakabit ng temporary na kuryente kung magpapa-alter po kayo ng bahay. And then, pagkatapos niyan, papasok naman si Homeowner Association. Dito medyo mas marami yung listahan na kailangan po natin gawin. Pagdating naman sa Homeowner Association Person in Charge briefing, okay? Ito, ilista nyo na yung mga kailangan po ninyo. Although, again ha, itong briefing naman ito is mangyayari rin yan upon turnover. Binibigyan ko lang po kayo ng idea para at least, more or less, makapag-prepare na rin kayo ng mga questions, hindi lang yung feed lang din sila ng feed sa inyo. Bato rin kayo dapat ng mga question para malinaw na rin. Doon pa lang sa briefing ninyo, sa inspection po ninyo, ng bahay po ninyo, malinaw na po lahat, wala na po kayong question. Kung may mag-pop up man, isa or dalawa na lang, hindi yung sobrang dami. Kasi syempre, nakaka-overwhelm po yan talaga, promise. Kasi sa haba ng paghihintay po ninyo, yung pong inyong excitement is punong-puno, makakalimutan nyo na lahat ng mga details. Okay? Pero this time, since ibibigay ko naman po sa inyo, that's why ilista nyo na rin po. Napaka-importante po nito. Okay? Number one, kapag ka po nabayaran nyo na po ang construction bond, bibigyan po kayo ni Homeowner Association Person in Charge ng gate pass para po sa mga materials na gagamitin po ng contractor po ninyo. Okay? So, kailangan po kasi yan. Kailangan din po niya ng listahan ng mga pangalan at kung ilan po yung mga workers na papasok sa loob po ng Camellia Homes para monitor nila kung sino-sino yung mga papasok at lalabas dito. Para maiwasan din po natin yung mga issue ng nakawan, especially kapag ka nawawalan po ng mga gamit o kaya ng materyales. So para maiwasan yan, alam ni Homeowner Association Person in Charge kung sino-sino yung mga pumapasok at lumalabas ng Camellia Homes. Okay? Pangalawa, sisingilin po niya tayo, sisingilin talaga, no? Sisingilin niya tayo ng 3,000 pesos, which is ang Homeowner Association membership fee. This is just one-time payment for 3,000 pesos, okay? Kung ilan man kayo doon na titira sa loob ng bahay, bibigyan naman kasi kayo ng form kung sino-sino yung mga titira sa loob po ng bahay po ninyo. Kung let's say, meron po kayong additional na family member or friends or kung sino man po yung titira sa bahay po ninyo, kailangan po alam din po ni Homeowner Association Person in Charge kung sino po yung bagong titira sa bahay po ninyo. Para mabigyan din po natin ng notice ang security guard kung sino man po yung bagong member na family na titira po sa bahay po ninyo. Kasi there should be a control para alam po nila kung sino yung, again, mga papasok at lalabas sa loob ng subdivision. Next, after that, 3,000 pesos. Ang monthly dues, okay, ang monthly dues, babayaran po natin siya. Kung ilan po yung sukat ng lote po ng bahay po ninyo na nabili, let's say, katulad po nung sa akin, halimbawa po is 100 square meter, automatic that is times 10 pesos. So, magbabayad po ako ng monthly na 1,000 pesos, okay? Pwede nyo rin naman po gawin yan annually kung magbabayad po kayo isang buong taon. That is better para at least hindi na rin po kayo ma-hassle, okay? Ano-ano ba yung napapaloob na bayarin sa monthly dues natin. Okay? Ito, babasahin ko yan. Yun. So, yung monthly contribution natin, let's say, 1,000 pesos, di ba? Halimbawa lang. So, this is essential contribution in maintaining the security services, maintenance services, street lights, okay? Sanitation and safety, administrative services and community services. Pagdating po sa pagtatapon po ng basura, ang kinokolekta lang po ng mga kolektor ng basura sa loob ng Camellia Homes is yung household garbage lang, hindi po kasama yung mga pinagamitan po ng construction, okay? Your foreman, okay, and worker should know kung saan po nila dapat itapon yung mga pinagamitan po nilang mga debris at saka yung mga materials na hindi na po gagamitin kasi hindi po yan kokolektahin ng garbage collector ng Camellia Homes. Hindi po siya kasama dun sa tawag dito. Dun sa binanggit ko po kanina na
monthly contribution, which is, yun nga, kung ilan po yung square meter po ng bahay ninyo, multiply by 10 lang, and then yun po ang babayaran nyo monthly. And again, pwede po siyang bayaran ahead of time na annually or one whole year magbayad na po kayo. Baka maka-discount pa po kayo. Okay? So yun. Pangatlo. Okay, pangatlo natin. Basa. Alright. Ayun. Water connection. Okay? So since bago pa lang po ang Camellia Home Santa Maria Bulacan, wala pa po kasi talaga tayong linya ng tubig. Okay? So since meron naman sila na po provide, which is temporary line of water, pero ang prime water kasi is very soon, kakabitan na po each bahay. Okay? So nagkakahalaga po yan ng 7,000 pesos para po sa connection ng tubig po natin. Bago po tayo kabitan po ng tubig, magre-report naman po ang homeowner association person in charge sa bawat bahay or mag-a-announce naman po sila na kailangan na po natin mag-submit ng mga requirements para po makabitan na po tayo ng water connection. Usually, ano lang naman yan eh, magbabayad po muna tayo ng 7,000 pesos for that, and then after that, pwede na po tayong kabitan po ng tubig. Okay? Yung monthly bill po niyan is, of course, ibibigay po sa atin kasama po ng monthly due na babayaran po natin. Okay? Binibigay po yan sa admin office together with the homeowner association person in charge. Sila po yung magpo-provide po ng bills o house bill na tinatawag natin. Kung ano-ano yung mga list ng mga kailangan po natin na bayaran monthly. Let's say, ayaw nyo po magbayad monthly ng monthly dues. Kaya yung tawag dito, ano nga yung kanina nabanggit ko? Monthly contribution. Ayun. So, let's say, ayaw nyo magbayad annually ng monthly contribution. Gusto nyo monthly. Sa isang list ng mga babayaran po ninyo is the monthly dues. Okay? Or rather, monthly contribution. Water. Electricity. Electricity is separate, of course. Kasi dito sa Camellia Homes is under Meralco. And then, after 6 months na maka-move in na po kayo, actual move in sa bahay po ninyo, again, 6 months, okay? So after 6 months, or rather between dun sa loob ng 6 months na yon, hindi pa po kayo magbabayad ng pest control and termite services sa loob ng 6 na buwan. And then after that 6 months, and then monthly, may bayad na po na 100 pesos for termite inspection at saka mga pest control inspection. So magbabayad kayo additional na 100 pesos monthly naman po yan. Kaya hindi na rin po masyadong hassle, okay? So yun lang yung mga kailangan po natin na bayaran monthly: electricity, water, of course, monthly contribution, and termite or yung pest control inspection, okay? So yung apat na yun, ilista nyo na yan kasi napaka-importante po yan. And then, kapag ka po actual move-in na po kayo, let's say nakapagpa-alter na po kayo ng bahay or naayos na po lahat yung mga na-inspect po ninyong mga mali dun sa loob ng bahay po ninyo at wala po kayong ipapa-alter at actual move-in na po kayo, meron lang pong apat na requirements ang hinihingi si Camellia. Okay? Yan. Ahanapin ko lang po dito sa listahan. Yun. Ang dami kasi. Sobrang kapal, oh. Sobrang kapal. Ayun. May nahulog pang resibo. Alright. So, dito, sinasabi na kailangan natin ng apat po na kailangan po natin isubmit. Number one is the authority to move in or move-in certification. Manggagaling po yan kay Homeowners Association. Okay? Person in charge. Galing po yan sa kanya. Sa Camellia Home, Santa Maria, Bulacan, you just look for Miss Wendy. Siya po yung ating person in charge. Okay? And then, Homeowner Association receipt. Okay, kailangan niya sa construction bond, kailangan may resibo kayo. And then, meron din kayong resibo dapat sa Homeowner Association, yung 3,000 pesos. Okay, so ito yan. Ako, meron ako dito. Nakapagbayad na ako kanina. And then, notice of turnover and acceptance of property, manggagaling din po yan kay Homeowner Association person in charge. And then, move-in briefing and contract to sell. So, manggagaling din po yan. So, kailangan nyo pong maibigay po sa kanya
yung mga apat na requirements. And then, pupunta po kayo kay admin para po mabigyan po kayo ng authority to move in. So, dito na po kayo magpapasok po ng mga furnitures at mga gamit po ninyo sa bahay. So, by that time, okay, dapat maayos na po lahat. Wala na po kayong mga mali-mali sa loob po ng bahay po ninyo. Kasi, syempre, nabigyan naman po kayo ng chance para po mag-inspect. And then, second inspection, kailangan pagbalik nyo, maayos na rin po lahat. Okay? So, that's it for now. I hope may natutunan po kayo or marami po kayong natutunan for today. Kung meron po kayong questions or concerns, feel free to comment on this video. Paki-like na rin po ito, please. And then, sa lahat po ng mga nanonood, huwag pong kalimutan to share and to subscribe to my channel. Malaking tulong na po itong pagsasubscribe po ninyo sa akin dahil, syempre, yung suporta po ninyo is sobrang nakaka-overwhelm para po sa akin. Kasi, kumbaga parang, mas nabuboost po kasi yung aking moral kapag ka po marami pong nagsasubscribe, marami nagli-like, marami rin nagko-comment, diba? Para po mas ganahan pa po ako na magpakita po ng mga improvement sa loob po ng Camellia Home Santa Maria, Bulacan. Okay? So after subscribing, share nyo na rin to sa mga family and friends po ninyo para mas dumami pa po yung mga subscriber po natin. For the meantime, I hope you enjoy this vlog at marami po kayo again na natutunan. Magpapaalam po muna ako dahil marami pa po akong assignment na gagawin. Okay? Gagawa pa muna ako ng plano ng bahay. Again, this is Chef Iron, ang iyong chaperone sa kusina, kapadyak sa kalsada, and very soon, your kapitbahay dito sa Camellia Homes, Santa Maria, Bulacan.